na tinamuha ng iba't ibang uri ng karamdaman at na disgrasya dulot ng marunong tubig baha at pagbaha. Tama po ba? Sino po yung na-disgrasya dyan kahapon? Anak niyo, ano? Bakit po? Dahil na. Dahil may tubig. Ayun po, nasa lubot. Okay. Hindi na marahil kayang bilangin. Ang tanong, ilang mamamayan at mag-aaral pa ba ang kailangan magkasakit? Ilang dekada pa ang kailangan lumipas? Ilang mga politiko at nanunungkulan pa ang kailangan mailukmok at maalis sa pwesto bago kumilos ang mga inaukulan at bumalaw para sa kanilang nasasakupan? Ang maliit at bagong tatag na Guardians of Global Warming Foundation ay maglulungsad ng isang natatanging kurekto na higit sa lahat, buhay, kalusugan at edukasyon sa Gipin ang Daniel Pajardo Elementary School. Nasa sa likod po ba namin kayo? Okay, maraming salamat para. Yan po ang ating titulo, yan po ang ating report at ito po ay sama-sama natin pagtutulong-tulungan. Ano po ang mga objective nito? Pero bago po tayo dumako, patawagin po na natin si ano, sa ating presidente, ang ating chairman of the board, Founder. Founder Tupi. Si President. So, yan po ang report. More or less, pwede po natin sabihin 90% ito. Now, at yan po ay nakuha sa video. Okay. At tandaan niyo po ang pamagat po ng ating proyekto, higit sa lahat, buhay, kalusugan at edukasyon sa Gipin ng Daniel Pajardo Elementary School. Bakit po inuna natin ang buhay? Okay, kung wala pong buhay, wala na pong kwenta at edukasyon. Diba? Bakit po kalusugan? Kung wala pong mahina pong ating kalusugan, wala na rin pong kwenta at edukasyon. Bakit po pangatlo na ng edukasyon? Dahil una po ang buhay at ang kalusugan ng mamamayan, hindi lang po ng bata, hindi pati ng mga magulang na sumusunod. Ano po ang ating mga layunin? Para po maging maliwanag po sa ating lahat, meron po dapat tayong mga layunin o specific objectives. Ito po ang mga specific objectives. Una, ang maipaabot sa mga mamamayan sa paligid ng Daniel Pajardo Elementary School, mga guro, mga magulang at mga mag-aaral, nasa kanilang pagkabigo at kawalan ng pag-asang matanaw sa mga dapat sana ay tumutulong sa kanilang matagal na suliranin, ay mayroon pang isang maliit na grupo, subalit malaking puso sa mga mahihirap na mga mamamayan na meron pa silang masasandigan. Sandigan niyo po kami. Hindi po namin sinasabing napakalakas ng grupo namin o napakalaki. Sa totoo lang po, ang foundation po namin ay nabubuhay lang sa mga donasyon. At wala po kami pera. Kaya lang po kami nagiging malakas pagka po nakikita namin na meron pong mga mamamayan na nasa likod natin. Kagaya po ninyo. Hello. At ito po ay ang Guardians Stop Global Warming Foundation. May paliwanag ko na po yung Guardians, ha? Mga po kami po sa ibang Guardians. Ang kaya rin naman. Okay? Pangalawa, ang formal na maipaabot ang suliranin. Mag-draft na tayo ng pangalan. Ang formal na maipaabot ang suliranin kina Las Piñas City Mayor, Nene Aguilar, Las Piñas Congresswoman, Cynthia Villar, Sangguniang Panglungsod, Department of Education, Department of Public Works and Highway, at iba pang sangay ng pamahalaan. Sabi ko nga kanina, na nagkukwentuhan tayo kanina, huwag na silang magturuan. Magtulungan na lang. Kasi pag nagturuan, tatagal lang eh. Magtulong-tulong na lang sila, di ba? Kung sa kanilang pananaw, ay karapatan nilang hindi kumilos. Kasi po sa tagal ng panahon nila, no, baka ako ang nasa pananaw nila, karapatan nilang hindi kumilos at tumungol sa suliranin ito, ay karapatan din naman ng ating foundation na idulog ito sa legal na pamamaraan at proseso. Opo, ididimanda natin kung nakailangan, pero bago po tayo dumating dyan, baka naman po madala pa sa pakyo sa pano. Di ba? Sabi nga nila, minsan yung anak natin, pag inutusan mo eh, pagka po salipala eh, ayaw sumunod eh.
subukan mong paluin pagka hindi sumunod yan. So baka ganun din. Inuulit ko po, hindi po tayo galit sa ating lokal na pamahalaan. Tayo po ay makikiusap. At ang legal na proseso po ay talagang pinapractice po yan para malaman natin kung sino po ang negatwira at kung sino po ang wala. Pangatlo, ang makapangalap ng pondo. Ito po ha, usaping pondo. Didinawin ko po, ang pondo ay hindi manggagaling sa inyo. Di wala po tayong koleksyon na gagawin dito. Kung mag-membro po kayo, mangungulekta po tayo. Piso, bawat araw. Bakit po piso? Sino po nagsisigarilyo dito? Yung mga lalaki nagsisigarilyo. Paano Maldoro ngayon? Yung bang isang stick din natin kaya ng sakripisyo? Ako po, naninigarilyo ako eh. Ako makating brand eh. Yung po bang isang sigarilyo? Pwede naman siguro ng isang kaha, dalawang po yun, di ba? Pwede naman siguro ng larisyan na lang. Diba? O kaya, laging wala na lang. Magkano candy ngayon? Candy? Magkano po ang hinihingi ng foundation para sa inyo rin? Piso. At tingin niyo po ba, malaki o maliit? Ha? Bawasan pa natin. Bawasan pa natin. At yan po ay pondo nyo, hindi po pondo namin. Yan po ay magiging pondo nyo dito sa Las Piñas. Mamaya po, tatalakayin po ng ating chairman of the board kung ano po ang membership. At ilang sangay ng membership meron po tayo. No? So, ang makapangalap ng pondo mula sa mga may pagmamalasakit sa buhay, marami pong tao sa labas po ng ating barangay na mga nagmamalasakit po sa buhay, kalusugan at edukasyon ng kanilang kapwa na magagamit ng foundation sa ating isasagawang inisyatibo, proyekto at mobilization expenses. Yan po ang pondo na ating hihingin, hindi po sa ating sarili, kundi sa mga nagmamalasakit pa sa mahihirap nating mag-aaral, mga magulang, eh hihingan po natin sila para po tustusan ang mobilization expenses ng ating isasagawang proyekto o upisang proyekto. Pang-apat, ang linisin, palitan at gumawa ng bago at malalaking drainage system sa lugar at paligid ng paaralan. Hindi naman po siguro aabot sa 100 to sa ano po yung ano, drainage. Hindi naman po siguro aabot mula rito hanggang po sa National Road. Wala naman po siguro eh. Walang isang daan eh, di ba? Labor lang, labor. Ngayon po, medyo may sinasabi po sila dito ay baka po pumasok tayo sa usaping lupa pagka po pinakialaman natin yung mga bahay na supposed to be makikapasaran, hindi po yun ang ating layo rin sa ngayon. Sunod na lang po natin yan. Pagka maayos na lahat, pero ang ating layo ngayon ay ito pong paaralan, ang paligid ng paaralan at ang mga daanan para po sa paaralan. Panglima, ang matampakan at muling maikongkreto ang school quadrangle na pinagtarausan ng mahahalagang school activities at ang iskinita patungo at palabas ng paaralan. Alam niyo kung titignan niyo, doon nakataas eh, may hagdan pa eh, di ba? Bababa ngayon kayo sa quadrangle. Pwede po natin ipantayan eh. Para naman po makapaglaro ang ating mga bata dito, para po pagka may program, nagagamit po nila yan. At ang mga daan, pamukha po itong dito sa pagkunta sa National Road, saka po yung iskinitan na palagay ko, gamit na gamit po sa ating mag-aaral at magulang. Yan po ang pangunahing layunin natin, ang loob ng paaralan. Ito lang po, ano na po, binabaha daw po ito eh, ito na ang kwarto na to. So, yan po ang ating, ano, magkaroon po sila ng maalwan. Pang-anim, ang maiwasan ang madalas na suspensyon ng klase. Pagkakasakit ng mga estudyante at mamamayan at maging maalwan ang buhay at pag-aaral ng lahat. So, nasususpindi po pala ang klase dito madalas. Kahit wala pong bagyo. Nung araw po, elementary ako, palagay ko dito, papasok nyo. Kung ganyan ko, so, gusto ko na, nasususpindi yun. Yun ang pinpasok eh. Ano po ang ating pangkalahatang layunin? Meron po tayong pangkalahatang layunin, ano? Ang matulungan at mabigyan ng solusyon ng matagal ng sumiraling ng mga magulang, mga guro, at mga mamamayan at mag-aaral ng Daniel Fajardo Elementary School at matapos